Good day mga ka-sounds, welcome po sa ating channel. Bale, today, yan, nakikita nyo naman, meron tayong speaker na AD. Pinahiram po sa atin yan ng ating kaibigan, no? So, naisip kong masuri na rin ng personal kasi parang kusunada ko rin itong powered speaker na ito, itong AD. Actually, isa itong AD Nux 15. So, bago yan, pasadahan lang muna natin, no? So, napakaganda ng screen guard niya, oh. Hindi siya malambot, may katigasan siya. So, ibig sabihin, hindi siya basta nayuyupi. Ayan, oh, matigas din. Actually, tinutulak ko ng ganyan. Matigas siya. Hindi siya nayuyupi na basta-basta. Which is one of good sign yun, no? Na maganda yung quality, premium. So, ayan, oh. Napakalaki ng speaker. 15 inches yan. Yan yung mukha niya, design. And then, paikutan natin. Ganda ng pagka-plastic niya. Ano rin, premium yung quality kasi, ano siya, may kakapalan. Tsaka yung grip, handle grip niya sa side, napakaganda, no? Smooth, hindi siya masakit. Meron kasi mga iba, may mga groove yung mismong plastic para hindi siguro madulas kapag pinapawisan. Pero tendency nun is masakit sa palad paminsan-minsan. Tapos yung pagka-design niya dito is payat dito. Payat na medyo pataba sa gitna. Yan. So parang ang sarap hawakan, no? So ikot pa natin. Both sides may handle siya, no? Yan. Both sides may handle. And then naka-ano siya? Naka-slant dito. May contour siding. Both may contour siding. So ibig sabihin, pwede natin tong ihiga bilang isang wedge monitor or floor monitor, no? Ayan, kung nakikita nyo, meron siyang pa ganun, contour side. Magkabilaan yun. And then yung likuran naman niya, so ito na yung pinaka board niya sa loob. Yung powered nga, no? So, tingnan natin, pasadaan natin. So, ayan, no? AD Nux 15A. So, meron siyang DSP preset. Ayan. Apat na DSP preset. Normal. Ayan. Tapos, pwede nyo i-monitor. Playback DJ. And speech. Ayan. So, napakaganda. And then, pagdating dito, may indicator light. Power, signal, and limit. And then, may RCA in din siya. Pwede kang mag-input dito. And then, may line A. Ano to? Line A, tsaka line B. Mic. So, parang dalawa yung input niya, no? Pero, I think, pwede din naman dito, siguro, mag-XLR para sa line in. Pero may nakalagay kasi dito, eh. Mic and slash line B. So, siguro pwede kang mag-mic. Pwede ka rin dito mag-XLR para sa mixer. Either way, pwede. Tapos ito yung mix out niya. So, masasubukan naman natin yan kapag magsa-sound check tayo. And then, ito yung kanyang volume. Yung volume para sa dito. And then yung volume din, dalawang volume actually, para sa RCA. Kapag sa RCA tayo magla-line in at saka dito sa line A. And then ito yung switch niya. Kapag nakaangat, kapag nagma-mic ka lang, at kapag nakalubog, kapag ka magla-line or mixer. So ito siya, AD Nux 15A. Think specifications niya, 700 watts class D power amplifier, ultra wide frequency range from 45 hertz to 20 kilohertz, high SPL output, maximum SPL 129 dB, powerful 15 inch customized woofer, premium 1.7 inch titanium compression driver, digital bi-amp, so bi-amp siya. System with line AR phase, FIR phase. So ayan, program preset, live sound, monitor, playback DJ,
or speech. And then makikita dito yung power cord, AC input. Yan. Tapos meron siyang selector, pwedeng 230 volts, pwedeng 115 volts, no? And then may protection plastic na rin na naka-screw para hindi mo ma-accidentally mapihit 'yan, no? Ma-fix lang siya for safety purpose. And then ito na yung power on switch niya. So ayan mga ka-sounds, napakaganda. And then ano ito, ang isa ring concern ko is yung weight, no, yung bigat. Hindi naman din siya masyadong mabigat. Parang halintulad lang siya dun sa ano ko, sa ZLX, yung Kevlar ZLX passive na 12 inch. Kasi yung top pro natin, given na magaan yun, kahit 15 inch magaan, nasa 14 kilos lang yata yung top pro eh. Ito may kabigatan ng konti compared sa top pro. As I've said, halintulad siya sa Kevlar ZLX 12 na passive ko na kasing bigat, no? Siguro mga nasa 18 to 19 kilograms. Wala na kasi dito yung karton nito kasi ano lang, pina-standby lang sa akin sa bahay ito eh. Actually, iniwan lang sa akin yan. Dalawa yan, iniwan sa akin. So at the same time, inano ko na, ginawan ko ng video, no? Kasi andito na eh. Para makita natin yung loob, especially yung loob, anong meron sa loob and performance din niya when it comes to sound quality and power. So since nandito na ito, may opportunity tayo para kung sakaling maisipan nating bumili ng ganito, so alam na natin, no, hindi na tayo magsisisi. Tsaka yung presyohan nito, kung di ako nagkakamali, nasa 17 or 18,000. Yung top pro kasi, ano lang yun eh, 15K, mas mura. So, kaya yun ang binili ko. Isa sa mga reason, aside from magaan, and then maganda rin yung quality ng top pro, is yung price mas mura. Ito, mas mahal ng konti. Pero, mura pa rin siya. So, makukonsider natin yun sa nagtitipid, no? Tapos maganda ang quality. So ngayon malalaman natin, ang purpose ng video na ito is bubuksan natin to. Tingnan natin kung ano ang loob niya. Para at least may idea tayo kung ano talaga ang laman ng AD Nux. Kasi balita ko napakaganda daw nito accordingly. So ngayon masasubukan natin. Ito na. So bago tayo magpatuloy, before ko makaligtaan, meron din pala itong parang tawag nito, parang nut na pwede mong pasukan ng bolt yan na may eye bolt para siguro ibibitin mo yan, no, kung gusto mong i-hanger. So magkabilaan, left and right meron, and also meron din yan dito sa taas. Ayan, yung mga nakikita nyo, yan, meron din siya sa taas. So, pwedeng patayo na ilambitin siya. Pwede ding pa-side mo siya ilambitin. So, ayan. So, yun na yung sinasabi ko mga ka-sounds na pwede din siyang i-wedge monitor, no? O yung naka-stage monitor, nakahiga. So, both sides pwede siyang ihiga. Di tulad nung yung top pro natin na isang side lang pwede. Sa kabila, wala. Ito, both side, merong contour sidings na pwede siyang ihiga na sa alinmang sides, no, sa magkabilaan, no? Tulad nito yan sa kabilang side. So ilipat natin sa kabilang side naman kung saan siya ano. Ayan, by the way, meron din pala siyang handle dito na katulad sa top pro. So ihiga din natin siya sa kabilang side. Ayun. Okay, so ayan. So both sides pwede siyang ihiga, no? Kanina yung logo niya, nandito yung logo niya kanina, 'di ba? So ngayon nandun na. So patunay yan na pwede siyang both sides. So napakaganda din, no? Yung nga lang may kabigatan siya ng konti, mga 18 to 19 kilograms siguro. Pero caring carry. Yun ang concern ko eh. Isa sa mga concerns ko na dapat magaan para at least hindi tayo mahirapan sa pagsi-setup, lalo na kapag may mga times na solo setup. So at least convenient din yun para sa atin mga owner and operator at the same time.
Alright, ito na yung loob niya, mga ka-sounds, no? Nabuksan na natin. So, ayan, no? So, actually, hindi ko din naman alam tong mga ito, no? Hindi naman tayo expert sa electronics. Pero, at least, naipakita lang natin yung loob niya para sa mga interesado rin bumili, na I'm sure gusto din ninyong makita kung ano ang laman ng ADNUX 15A bago kayo bumili, which is hindi niyo naman yan magagawa kapag pupunta lang tayo ng store, no? So at least ito, opportunity na ito para makita natin kung ano. Maging ako, opportunity na rin to, kita natin anong laman sa loob. So ayan, ito na siya. Maganda yung housing niya, mga ka-sounds, no? Kasi kung pansin nyo, ayan, no? Aluminum. So yung mga screw, kung napansin nyo, ayan, no? Yung mga screw, hindi siya naka-screw direct sa plastic. Kumbaga dun siya sa aluminum na naka-screw. Kaya napakaganda. Ayan, no? I mean, sa plastic lang din pala siya. Kasi yung aluminum, kung napansin nyo, may cutting. Ayan, no? May cutting siya. Diba? So, hindi siya straight na aluminum buo. May cutting siya kung saan yung screw nga. Pero at least, ayan, no, naka-ano siya, aluminum casing. So, very nice pa rin. Ayan, no, so, ito na yung speaker. Maganda yung ano texture niya, mga ka-sounds, oh. Parang parehas lang din sa top rope. Maganda. Ito yung pinaka cone niya, oh. Air vent. So, try natin ano, tanggalin din para makita natin sa loob. So ito yung speaker niya, mga ka-sounds, no. Yan. So, ito na yung speaker niya. 15-inch woofer. Maganda naman yung ano, makapal yung papel. And then, ito yung magnet. Yan yung butas, oh. May kalakihan din. Siguro mga 1.5 inch. So, hindi ko nasusukatin yan, oh. Tapos ito na yung parang aluminum. Buhatin natin. May kabigatan din naman ng konti. Yung the usual na bigat na 15 inch. Tapos andun yung pinaka tweeter niya, no. Ito. And hindi ko natatanggalin yan, mga ka-sounds. Bale sa ano, maganda yung ano tweeter niya, no, kasi buo talaga yung parang driver unit na tweeter. Hindi katulad nung sa Top Pro, parang ibang klase kasi yun, mga ka-sounds. Hindi ko alam anong tawag dun, maliit lang, sobrang liit, no. So hindi ko alam kung disadvantage ba yun or advantage ba yun, basta sobrang liit. Hindi katulad ng mga ganito, yung mga normal na tweeter driver unit na parang malalaki. Yun, ibang klase sa Top Pro. Kaya isa siguro sa mga dahilan bakit naging magaan yun. So, ganyan siya, no? Ayan, no? So, ayan, mga ka-sounds. Bale, dito ko natataposin yung ating video. Dahil, ano lang naman to, eh. Titingnan lang natin kung ano ang laman ng ADNUX 15A. Anong laman niya sa loob. So, sound check sa next video. Kaya, abangan nyo po, mga ka-sounds, sa susunod natin na video. Magsa-sound check tayo and magko-comparison video din tayo sa ADNUX and tsaka sa ating Top Pro 15. Kasi may nag-comment din, eh, na kung pwede ko ba daw i-compare or ano, ipag... Yun nga, i-compare nga yung ADNUX tsaka yung Top Pro. Eh, wala akong ADNUX, eh. So, hindi ko siya ma-compare. So, ngayon, pwede nating ma-compare sa sound check
ang AD Nooks tsaka Top Pro dahil iniwan sa atin to ng ating kaibigan, no. So hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo yung video natin. May natutunan kayo. Nakatulong itong video. And see you on my next vlog para sa mga susunod na videos nitong AD Nooks. God bless po and to God be the glory.